politiko na may hawak ng kapangyarihan na ginagamit laban sa mamamayan. Isang network na lumalaban, inigipin pa ng gobyernong ito. Magandang araw, magandang pagsasama dito sa Pilipinas nating mahal. Kasama niyo po si Ka-Eric at si Ma'am Lorraine Marie Badoy dito sa Araw ng Mga Bayaning Pilipino, Araw ng Kagitingan, Araw ng Pagsasakripisyo, Paggugunita sa mga bayaning na unang nagsakripisyo at nagmartir ng kanilang buhay, lalo na po sa panahon ng digmaang ikalawang pangdaigdigan na hindi natin gustong maulit muli ang anumang digmaan na siyang pipinsala at wawasak ng ating bayan. 82nd year commemorative anniversary, Ma'am Lorraine, ng Araw ng Kagitingan, at ito po ay na-pertain tungkol doon sa mga naging bayani natin na tumindig laban sa pananakop ng mga Hapones na mga Imperial Army nung panahon ng digmaan na yon. Ma'am Lorraine, welcome sa pagsusumikap natin na although it's a holiday, magkakasama tayo sa mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas nating mahal. Good morning, Eric. Good morning sa ating mga kababayan at isang pagpupugay sa ating mga totoong mga bayani. Kasama dito ang ating mga sundalo, mga kapulisan, ang mga public school teachers natin. Yes. And all the unsung heroes. Yes. Maraming salamat. This day is for you at nagpupugay kami. Nagpupugay po kami. At ganun din po, kahapon lang, ma'am, malungkot na balita, pero yung hustisya ay naabot din kaagad. Isang magiting na pulis natin ang pinatay ng local drug lord dun sa Pututan, Iloilo, Central District of Iloilo Province. At namatay siya while having an operation. Subalit, nakatakas, ma'am, ang itong drug operator sa Iloilo Province. At after mga 4 or 5 hours ay nahabol at nahuli at lumaban at siya ay napatay din. So, tamang-tama na ito'y Araw ng Kagitingan. Sabi nga ni Ma'am Lorraine, ang lahat ng sambayan ng Pilipino na nagmamahal sa bansang ito ay maituturing pong totoong bayani sa puso ng kanilang pagmamahal sa bansang ito. Ma'am Lorraine, tatanggap po na tayo mula sa ating mga kaibigan na mag-uulat tungkol po sa kinakaharap na panggigipit at mga paglulumpo ng estadong ito at administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pang-aabuso sa puder ng estadong ito ng gobyerno ni Marcos Jr. laban po sa dapat ay kaibigan at kakampi ng mamamayang Pilipino na si Pastor Kibuloy. Tunghayan po natin ang ulat na ito. Kidnap is the name of the game. Kung patas ang laban, sisipot siya. Pero hindi po patas ang laban ng mga Amerikano. Dokumentado po yan na legal sa kanilang mangidnap. Dokumentado po yan na ginagawa ang extraordinary rendition. Para sa dating tagapagsalita ng palasyo na si Attorney Harry Roque, ito ang iniiwasang mangyari ni Pastor Apollo C. Kibuloy, ang kidnapping by means of acquiring jurisdiction sa kanyang pagkatao. Kaya naman para kay Attorney Roque, hindi masisisi ang butihing pastor nang sabihin niya na kailangan niya protektahan ang kanyang sarili. Ibinahagi din ni Roque ang kanyang pagkakaunawa sa konteksto ng pahayag ni Pastor Apollo na mas pipiliin niyang mamatay sa kamay ng mga Pilipino kaysa sa kamay ng mga Amerikano. Kaya masisisi niyo ba si Pastor Kibuloy na bagamat handa naman siyang humarap sa mga kaso sa Pilipinas, ang kanyang suspetsya kapag siya ay nahuli na, dire-diretso na yan papapadala sa Amerika. Eh ang problema, mabuti po kung dire-diretso siya sa hukuman ng Amerika dahil nung unang beses na sinampahan siya na wala namang mga katibayan na kaso, frivolous case, eh dinismiss ka agad ng hukuman. Eh paano kung matapos siya makidnap, subject siya to extraordinary rendition, i-torture at tuluyan ng mamatay. Kaya ito yung konteksto ng sinabi ni Pastor Kibuloy na mamamatay ako pero okay sa kanya kung Pilipinong papatay. Ang ayaw niya, yung Amerikano ang papatay sa kanya. Matatandaan na noong 5 ng Marso 2024, muling binuhay ng Department of Justice o DOJ ang kaso laban kay Pastor Apollo C. Kibuloy na dati nang ibinasura ng piskalya sa Davao City noong 2020. At dahil may warrant of arrest ng inihain kaugnay dito, nagbigay ng mga kondisyon si Pastor Apollo bago niya harapin ang kasong ito. At yun ang pagtiyak ng Administrasyong Marcos na hindi sasawsaw o makikialam
kasamang bansang Amerika sa nasabing kaso at walang mangyayaring extraordinary rendition. Gusto ninyo akong lumitaw para harapin ang lahat ng ito? Ito po ang kondisyon ko. Bigyan ninyo ako ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Bigyan ako ng garantiya ng presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng Secretary of Department of Justice, Boying Remulla. Written po yan, ha? Written. Bigyan ako ng garantiya ng PNP head na si Marbil, General Marbil. Bigyan ako ng garantiya ng NBI head at CIDG. May garantiya na hindi mangingialam ang Amerikano at walang mangyayaring extraordinary rendition. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan yung dalhin dito sa Pilipinas. Para naman sa dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, kapag ang isang tao na tulad ni Pastor Apollo C. Quibuloy ay nasa wanted list na ng Amerika, ay gagawin ng kanilang gobyerno ang lahat para madakip ang mga ito. At kung hindi... Alam po ninyo, yung kung papakinggan yung mabuti yung kanyang mga payag, it is very evident that the fear for his life is real. Talagang yung pong panganib sa buhay niya ay totoo. At may basis, sapagkat yung pong pamalang Estados Unidos, pag ikay nasa wanted list, eh talagang ginagawa nila ang lahat para burahin ka sa planeta. Yan eh, pinakita nyo sa kasaysayan niya. Talagang ina-assassinate nila yung mga nasa wanted list nila pag hindi nila makuha. At tingnan mo yung record ng US government. Basta nasa wanted list ka at terrorist ka, klinasipay ngang terrorist, o hindi kasama ka na rin doon. Tingnan mo, nasa na yung mga wanted list. Ayun, kinakausap nila si San Pedro o si sa baba. Wala na, tapos na. At dahil komplikado ang sitwasyon na kinakaharap ngayon ni Pastor Apollo, sinabi rin ni Attorney Panelo na kailangang bigyan ng garantiya ang butihing pastor mula mismo kay Pangulong Bongbong Marcos para matiyak ang kanyang kaligtasan. Kaya that is the reason why ayaw ho siyang lumabas. And he set conditions for his surrender. At palagay ko, ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr., bigyan mo siya ng guarantee kasi yung threat, yung panganib sa buhay niya ay talagang makatotohanan yon at meron talagang batayan yon. Marami siyang hinihingi. Yung written guarantees from the president down to all law enforcement agencies. Sa akin, yung law enforcement agencies, hindi na kailangan po yun. Yun lang written guarantee ng presidente ng bansa na siya ay magiging safe. Okay na ho yun. Palagay ko, pag ginawa ng Presidente Marcos Jr. yun, lalabas na si Pastor at sasama namin ni Presidente Duterte pag surrender niya. Yun lang naman eh. Kasi pag sinabi ni Presidente Marcos Jr., bantayin yan. Mananagot kayo. Hindi ako papayag na pakikialaman niya si Pastor Quibuloy. Okay na ho yun. Kaugnay niyan, sinagot naman ni Pangulong Bongbong Marcos ang patungkol sa hinihinging kondisyon ni Pastor Apollo bago pa man ang pagharap niya sa mga kasong ibinabato sa kanya. It seems to me a little bit tail wagging the dog, tawag na siyang magbibigay ng kondisyon sa gobyerno doon sa kaso niya, akusado siya sa warrant of arrest. So, I mean, we will exercise all the compassion to Pastor Quibuloy. We've known him for a very long time, and ang may papangako ko, all the proceedings will be fair. Now, as to the involvement of the United States, malayo pa yan eh.
that's going to take years yet. So I don't think that's something he needs to worry about, quite frankly. Samantala, nagbigay na rin ang kanyang pahayag si Vice President Sara Duterte kaugnay sa naturang issue. Maganda yung development na meron ng kaso na nasa tamang courtroom, nasa tamang venue, nasa loob ng mga korte. Ngayon, kung ano man yung desisyon ni Pastor Kebuloy na gagawin niya, ay personal na niya na desisyon yon. And I'm sure pinag-isipan niya yan. Matatanda ang sinabi ng legal counsel ni Pastor Apollo na si Attorney Israel Itutoryon na hindi pa maaaring ituring na fugitive o pugante ang butihing pastor dahil may matinding pagdududa sa bisa ng arrest warrant na inilabas laban sa kanya at kasalukuyang kinikwestiyon ang DOJ sa paghanap nito ng probable cause kaugnay sa muling pagbuhay ng kaso. We cannot help but suspect that this is really politically related because in the past, wala naman nagpakita ng ganong interest si Senator Fontiveros po dito sa kaso. With due respect to her, wala naman yung pangalan niya noon. Hindi naman na ririnig namin na nagpa-follow up sa kaso na ito. Ngayon lang po na umiinit yung mga kaso against Pastor Apollo Sikibuloy na bigla na lang nabuhay itong kaso na ito. Kaya nga, there are reasonable grounds to believe na yung pagbuhay ng kaso na ito ay may kaugnayan nga sa politika. Yun ang duda namin at parang sa tingin ko rin, parang may basihan din. Mga kababayan, malinaw po ang ating binabanggit dito. We are not defending Pastor Kibuloy per se, but we are respecting his prerogative to preserve himself and to seek out justice kung hindi sa kasalukuyang dispensation. May karapatan po si Pastor na manindigan ay preserba ang kaligtasan ng kanyang buhay. And I believe na talagang mayroong batayan ang kanyang sinasabi, Ma'am Lorraine, mga kababayan, kung bakit na sinabing pinapakialaman, hindi lamang ng local political operations and manipulation ng grupo ng Marcos Romualdez na upang targetin ang mga Duterte kung hindi ng Estados Unidos. One proof, tingnan niyo po ang Rappler series of report. They dedicated so much resources for this. And this is a CIA report orchestrated. Mm. Mga armas ni Pastor Kinalkal. Because Eric, what you're saying is we already know now that Rappler is a CIA operation. It's a hawak ng CIA yan. Yeah. Correct, ma'am. At yan mismo ay hindi nila dinideny. Ang nagpupundo dyan kina Maria Ressa ay ang National Endowment for Democracy, which is a front operations unit na ginagamit ng CIA sa pakikialam sa mga foreign governments at sa mga programs, including media infiltration. Emphasize namin, media infiltration. So the CIA is using Rappler to condition the public that if ever si Pastor ay kuhanin nila ng extraordinary rendition, yan ay justified dahil si Pastor ay armado, maraming armas na high-end and high-tech, yung mga witnesses na ginamit nila na mga sinungaling, konektado si Pastor sa sinasabi nilang Kibuloy Duterte criminal clique. That's the way CPP, NPA, NDF lined their propaganda and Fontiveros, and that's the way Rappler projected Pastor. So hindi po walang batayan o hindi po totoo na walang logical na pagtingin at batayan ang mga paniniwala ni Pastor that he is now a fair game for the CPP, NPA, NDF, for the dirty politicians, and especially for the very, very questionable, dubious, dangerous, extraordinary operations na ginagawa ng CIA in behalf of US government doon sa tinatarget nilang mga individual na kinakasuhan nila at nilulumpo using their extra judicial operations known as extraordinary rendition, Ma'am Lorraine. And using this president who's an American stooge. Yes, exactly. So, yesterday I was really very sad for Pastor. Very, very sad. Kasi ang nakikita ko dito yung pambabrasa ng gobyernong ito. No, and I heard what the president said. He said tail wagging. No, and he said basically you're in no position to make demands with the government. And what that sounded to me like was that talagang pangbabraso ito. And we all know, no, I mean,
let's not insult the intelligence of the Filipino people. No, this is really a politically motivated. Yes. And why is that? Why is that? Because its pastor is the very close friend of a very powerful man, the most likely the most trusted by the Filipino people, president, the former president, Rodrigo Roa Duterte, and all of this ties in very neatly. Correct. And what they're saying is that we're in power now. Yes. We're in power now. Try to do something about it, no? Kami ang we're the one calling the shots right now. That's the message of the president. So, babalikan natin 'yan sapagkat makakasama natin sa Pilipinas nating mahal at dito namin idudugtong ni Ma'am Lorraine sa aming pagtatanong kay pero, former. But it's a minute. It's terrible kasi what that looks like na yung optics nito is that the Philippine president is giving a Filipino citizen over to the Americans. Yes, for what interest? To do with him as they please. Yes, agree. And that is a dangerous sign. Sabi ni Ma'am, a 2G president, no? Short of isang tuta, panibagong tuta ng Amerika sa Pilipinas, presidente ng bansa. So, yan tell me he's not. Tell me he's not. Meron ba dito hindi papayag na hindi tuta ng kano si Bongbong Marcos? Pag-uusapan namin yan, magiging makasama natin, including po ang kanyang pagtrato sa kanyang opisina bilang showbiz, na pati ang mga pag-de-date nila na mag-asawa ay parang kailangan pag-usapan ng bansang Pilipinas sa gitna ng krisis, sa gitna ng kanyang pag-demonstrate ng kanyang pagtapang-tapangan na dalhin sa digma ang posisyon ang Pilipinas, habang sumisirit ang krisis ng ekonomiya at kabuhayan, makakasama natin ngayon ang ating dating presidential spokesperson at isa sa mga kinikilalang abogadong nag-a-analyze sa political situation ng bansa ngayon at anchorman din sa programa sa SMNI News, si Attorney Harry Roque. Attorney Harry Roque, sir, good day to you and happy holiday for the araw ng kagitingan sa bansang Pilipinas. Morning. Magandang araw, mahal natin ang Pilipinas, ka-Eric, ka-Lorraine, at magandang umaga, Pilipinas. Thank you, sir, for having your time na dinisturbo ka namin sa araw na ito ng pamamahinga mo sana. Ang una naming katanungan, sir, before namin puntahan itong mga iba pang mabibigat na mga issues pertaining to competence and fitness to govern of the president, including po ang kanyang mga accountability sa taong bayan, ay ito pong gusto naming komentaryuhan ni Ma'am Lorraine kanina bago kami mag-onboard. At titingnan namin muna dito ang opening discussion with you. Attorney Harry Roque, it seems na mahilig mag-trivialize itong Presidential Communications Office ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na sa gitna ng mga seryosong usapin at mga challenges na dapat niyang harapin on the question of transparency and accountability, nakukuha pa nilang magpagtawanan ang sarili nila na parabagang sila ay mga nasa showbiz, pati yung date nila ni First Lady Lisa Araneta Marcos will take precedence dito sa mga issue na ito na gusto nilang palabasin na interesado ang mga Pilipino sa personal nilang buhay. Your reaction muna dito sa ganitong trivialization of the very serious functions of the Office of the President na dapat sana hindi natin nakikita ang ganito mga trivial na mga hakbang sa bahagi ng Pangulo. Well, bago po ako magkomento diyan, no. Yung pinag-uusapan niyo, nais ko lang sabihin na bilang isang professor ng international law, no, na talagang nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema ng Amerika. Hindi nila pinagbabawal ang tapping sa isang bansa ang akusado na mayroong kaso sa Estados Unidos. Ayun. Panahong 1800 pa lamang, Kerr versus Illinois, sa Korte Suprema ng Katas ng Amerika, miski kinidnap yung foreign jurisdiction, maidala sa spokes. Ang ganda ng mga sinasabi niya. Hindi yan, Attorney Harry Roque. Hindi yan maapektuhan. Spokes, I'm sorry. Sir, you were choppy for a while. If you could go back, yeah, just a little bit. Yung sinasabi po ninyo na U.S. Supreme Court mismo ang nagpapahintulot sa ganitong extraordinary rendition. Oo. Kerr versus Illinois, ang sabi ng U.S. Supreme Court, yung kidnapping as a means of acquiring jurisdiction sa pagkatao na akusado ay hindi nagbabawal. Ang sabi ng 1800 decision ng US Supreme Court, ang importante ay mabigyan ng patas na paglilitis ang isang akusado. So makikita natin na 1800 pa lang, miski ang kidnapping ay pinagbabawal sa mga batas ng mga iba't ibang bansa, ayan ay hindi pinagbabawal ng hukuman ng Amerika. Naulit itong decision nito kailan lamang.
yung doktor no ay nag-assiste sa mga drug lords sa Mexico na kada araw na tinotorture yung isang DEA agent, sa gabi binibigyan niya ng medical treatment para ma-torture the following day. No? Grabe. So ang ginawa ng mga Amerikano, eh, nagbayad sila ng kidnapper, kinidnap itong Dr. Martin Alvarez at dinila sa Amerika. No? At inulit ni Dr. Martin Alvarez yung depensa na mali ang pagkikidnap as a means of acquiring jurisdiction sa pagkatawad akusado. Pero ang sabi ng hukuman sa Amerika, main pa, malay namin, pakialam namin kung parang buhay yan. Ang importante, mabigyan siya ng patas na pagkikidnap. Mm. Siyempre, itong ganitong kidnapping as a means of acquiring jurisdiction, ginawa rin yan sa ng mga Israeli yes. sa Argentina. Argentina. No, hinuli nila si Eichmann. Mm-hmm. No? At protesta ang Argentina dahil pumasok nga sa jurisdiction nila ang mga Mossad agents at kidnap yung si Eichmann. No? At kamuntik ng makipagkat ng diplomatic ties ang Argentina ng mga panahon na yon. Mm-hmm. Pero ganyan din ang desisyon ng Israeli Supreme Court. Wala kaming pakialam. Mm-hmm. Mabuti na lang ka Eric at saka Doc Lorraine na meron tayong South African Constitutional Court mm-hmm. na ganyan din ang nangyari. No? Isang high-ranking apartheid official na kinidnap ng mga ahente ng South Africa para litisin for apartheid. Pero sabi ng South Africa Constitutional Court, eh, hindi mo pa pwedeng ituwid ang pagkakamali sa pagkagawa na naman ng isa exactly. na namang mali. Kaya ang sabi, dahil kidnapping is illegal, mm-hmm. hindi po pwedeng magkaroon ng jurisdiction ang hukuman. So yung takot ni Pastor Kibuloy na kikidnapin siya ng mga Amerikano, yan po ay dahil nagkaroon na ng desisyon ang Korte Suprema ng Amerika. Dalawang beses na po mm-hmm. na talagang sinabi ng Korte Suprema, walang hadlang yan sa paglilitis ng mga akusado, miski kikidnap sila abroad, dahil ang importante daw hindi umano ay ang patas na trial. Na sa akin, mali. Ang mga desisyon ng Korte Suprema ng South Africa na hindi po pwedeng tama ang pagkakamali sa pamamagitan ng paggawa na naman ng isang mali. Ayun. Malinaw po, Attorney Harry Roque. Po yan, no? Decision mm-hmm. na po yan ng Court, Supreme Court ng US, Kerr versus Illinois at saka McCain Alvarez. No? Ayun. Na pagdating naman dun sa mga antics ng mga kung ano-anong ginagawa ng PCO ngayon, yung tinitrivialize yung love life ng dalawang mag-asawa, hay nako po, alam niyo po, yan po ay kabahagi ng overall communication plan ng administration. Ano ba yung overall administration plan nila? Yes. Ilihis ang tunay na mga issues na hinaharap ng taong bayan, yung walang tigil na pagtaas ng presyo ng bilihin, yung kakulangan ng trabaho, at yung napakababang mga sahod ng mga manggagawa. Akala nila na palibasa, nagkagayan tip sila, eh makakalimutan na ng taong bayan na ang pangunahing problema pa rin nila ay napakataas na presyo ng bilihin. Exactly. At ito rin ang dahilan kung bakit sila ay pilit na nakikipag-aaway sa China dahil ang bakahala nila, kapag hinimok nila na magalit ang mga Pilipino sa mga Chino, ay makakalimutan na yung sakit ng tiyan dahil nga wala na silang makain. So ngayon po sa survey, ang pinakamatinding incidence of poverty nararamdaman ngayon sa administration exactly. ni PBBM. Tama. No? Tama. So yan po yung kanilang overall strategy. Ilihis ang totoong issue sa pamamagitan ng trivializing yung love life nila na alam naman natin ay made up lang naman yan. At pangalawa, yun nga, no? Yung pakikipag-away sa China. Alam natin ay pangang atensyon ng ating mga kababayan. Well said, Attorney Harry Roque. Maganda po yung inyong tinuran na nagkakaroon tayo ng legal basis at the same time logical na batayan sa bahagi ni Pastor kung bakit siya nag-o-option for self-preservation insecurity sa gitna nitong aroganteng desisyon at doktrina ng American justice system na pwede sila magpatupad ng kidnapping which is known as extraordinary rendition. At maganda yun ang sinabi ninyo na napakalaking insulto sa kaalaman ng mamamayang Pilipinong parang minamaliit ang kanilang pag-unawa sa kung ano dapat ang seryosong mga bagay na inuuna ng presidenteng ito. May reaction lang si Ma'am Lorraine hinggil dito sapagkat may piplay kaming video at kung hindi po ninyo makikita muna, ang audio lang ay alam naming very familiar ka. Ma'am Lorraine, your reaction dito sa unang tanong natin kay Secretary Roque. Spokes, no, so could you make it very clear, no, for us laymen, has there been, in the case of Pastor, from where you're sitting, in your opinion, has there been any abuse of power by government? Well, obviously po, no?
sa yung pag-iimbestiga ng Kongreso ay labag sa unang-una, due process right, yung karapatang marinig ni Pastor, at pangalawa, labag na sa mga desisyon ng Korte Suprema. Unang-una po, Wala. Naputol yata ang connection natin kay Secretary Harry Roque. So maliwanag yung sinabi niya, there has been some abuse of power. Yes. Ayan, nakabalik siya. Yan, oo. Ang sabi po ng Dengzon, kapag ang isang bagay ay dinidinig na ng hukuman o di naman kaya ng ombudsman, hindi na dapat maghimasok ang Kongreso kasi yan ay makaka-apekto na sa karapatan ng mga nasa sakdal. No? Pero alam natin na bagamat meron ng mga kaso na naisampal ang Pastor, ay patuloy pa rin ang pag-iimbestiga ng Kongreso. Alawa, sabi din ng isang kaso na kapag tapos na at meron ng committee report, bakit mo pa ipapakulong for contempt for fear to appear, eh nagkaroon ka na ng iyong committee report. Tapos na iyong investigasyon. So bakit ka pa magpapasite in contempt, di ba? So nakikita natin talaga na panunupi lang talaga ng karapatan ng ginagawa ng Kongreso. Gaya na panunupi lang karapatan ng SMNI, nating mga mamamayan sa SMNI, nung sila ay nagrekomenda sa NTC at sinunod ng NTC na i-revoke indefinitely ang ating pangkita. So nakikita talaga natin na from a legal point of view, eh wala talagang basihan yung ginagawa ng Kongreso. Ngayon, yung pagkatakot naman ni Pastor Kibuloy, eh kasi narayan ngayon dalawang kaso ng US Supreme Court mismo. Hindi po ito guni-guni, hindi po ito imahinasyon ni President ni Pastor Kibuloy. At ka-Eric, no, alam mo yung extraordinary rendition, iba pa yan sa kidnapping. Yes, sir. Yung extraordinary rendition naman, matapos ka kidnapping, mabuti sana kung dadaling ka kaagad sa korte. Yes. Pero ginagawa nila ngayon, dinadala ka sa tinatawag ng mga black sites. Yun, black kung sites. Kung saan walang batas kapag ikaw ay tinorture, bagamat yan ay pinagbabawal ng Convention Against Torture. No? Tama. Pero kapag ikaw ay dinala doon sa black site para i-torture at patayin, hindi ka na makakarating ng hukuman. Tama. Mabuti sana ako makakarating pa sa hukuman, no, si Pastor. Pero alam naman natin ang nangyayari kapag kinalasify kayo as most wanted by the Americans. Eh, minsan, mas mabuting patayin na. At ngayon, meron talagang kasong nakabindin. Wala pang decision sa Korte Suprema kung saan kuno-question niyang pulisiya yan. Alam niyo bang meron silang pulisiya na shoot to kill ang mga Amerikano laban sa mga di umano yung mga terorista? At ngayon po ay nasa Korte Suprema yan, dinidinig ng US Supreme Court. Kasi nga naman, kapag ikang pangalan mo ay nasa shoot to kill list, paano na yung karapatan na madinig ka, no? Yung tinatawag ng due process right? Eh parang kinundin na ka na at found guilty ka na, no? Dahil ang pangalan mo ay nandun sa listahan ng kill list. Tama. So lahat po ng mga kinatatakutan ni Pastor Kibuloy, eh lahat po yan, covered ng decision ng Korte Suprema, o di naman pa yan, kaya ay nakapinpin pa sa Korte Suprema ng Amerika. Ayun, claro. Attorney Roque, so, spokes. So, what is a good government? Kunyari, maayos yung gobyerno at maayos ang Pangulo, walang nang aabuso. Hindi ba dapat pinoprotektahan niya ang isang citizen ng Pilipinas? Hindi lang po yun. Dapat tinataguyod niya ang soberenya ng Pilipinas at jurisdiction na ating mga lokal na hukuman. Dapat isulat talaga niya na habang mga kasong dinidinig ang hukuman ng Pilipinas, hindi dapat mapunta sa Amerika itong Pastor Kibuloy. Kasi kapag dinala nila yan sa Amerika, ano na nangyari doon sa restriction ng hukuman natin? Exactly. Pinali, wala niya. Para bagang wala ng kapangyarihan ng ating hukuman na litisin ang isang Pilipino. No? Wala po yung pagkakaiba doon sa naging bago nilang posisyon na ipadadala nila sa dahig ang ating dating Presidente Duterte at Vice Presidente Duterte. No? So wala pong pagkakaiba talaga yan. Pero spokes, parang binaliwala ang ating suberenya. Pero spokes, ang excuse doon ay hindi naman sila naniniwala doon sa extraordinary rendition at parang masyado naman daw nang nagdadrama si Pastor na hindi naman talaga mangyayari. Is it possible na hindi alam ni President Bongbong Marcos na itong mga sinabi mo ay extraordinary rendition and all of that? Is it possible? Eh kasi lahat naman po itong sinasabi ko, may kaso sa Supreme Court. Yung kino-question ang extraordinary rendition, yan yung RR case, okay? Na ngayon po ay nakabinbin pa. Yung kidnapping, Kerr versus Illinois and McCain Alvarez, no? Eh siguro hindi nag-aaral yung mga advisors niya. Most likely. No? Kaya hindi nila alam. Mm-hmm. No? Pero lahat po yan ay dokumentado. So hindi po yan pagiging praning ni President ni Pastor Kibuloy kung hindi yan po ay established jurisprudence doon sa Amerika. Claro. Attorney Harry Roque, malinaw po na ini-ignore ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.
ang ganitong kaseryoso na issue at pinagtawanan lang o ininsulto pa to the most. Tinawag yung tailwagging ito at parang wala sa posisyon si Pastor Kibuloy na magdemanda ng anumang kondisyon sa ating sa bansa, gobyerno. Sa gobyerno, yeah. Sapagkat siya ay akusado. Para bagang convicted criminal ang trato ni Pangulong yeah. Bongbong Marcos Jr. kay Pastor Kibuloy. Spokes, could you, I want to just underline that because he said, Pastor is in no position to make demands yes. from the government. A Filipino citizen, he says, no, basically, yeah. is in no position to make demands from the government. Go ahead, Attorney Ro. Well, kaya nga sa tingin ko, kinakailangan ng sagutin yung issue ng pulburon. Kasi yung mga deklarasyon na ganyan, na walang karapatan yeah. ng mamamayan, kaya na nga, layo na kanyang bayan, yeah. oo, parang wala na sa tamang pag-iisip yan. Dysfunctional. Pulburon, ano na yun eh. Talagang, parang he's not yeah. there anymore. Hello, yeah. no one is home. No? Yeah. Parang you can really talagang, see, spokes, no? Parang you can really see na it's so far far out na talaga. Yes. Far out na, na talagang parang under the ano talaga. No? Parang very unfit already. Sabihin niya na wala nang karapatan ng Pilipino na humingi ng protection sa kanyang gobyerno. Ano yan? Hindi yan tamang pag-iisip ng isang presidente na dapat ay isinusulong ang suberenya, ang jurisdiction at ang karapatan ng lahat ng kanyang mga mamamayan. Exactly. Tama. Kaya nga po, kinakailangan bigyan linaw na yung issue na tama pa ba ang kanyang pag-iisip at meron pa ba siyang kakayahan para mamuno. Spokes, pwede bang paano? Simplify lang. In other words, the Filipino, any Filipino is in the position to make demands from their government. Lalong-lalo na kung ang demand nila ay protektahan sila yes. laban sa mga dayuhan. Yes, so, tama. That's the point. Dahil katotohanan naman yung mga kinatatakutan ni Pastor Kerr versus Illinois. Cain Alvarez case at saka ang tawag doon na Cain Alvarez versus Sosa, no, yung complete case title, at saka yung kaso laban sa rendition at saka doon sa political assassination, yung Arar versus Secretary. Correct, no? Claro. So, yan ay mga katotohanan na hindi naman po pwedeng ipagkaila. Eh, bakit ganyan ang sagot niya? Correct. Attorney Harry Roque, sir, because we have only limited time sa imong pagpapahinga ngayon, sir, sorry ha, video ito, kumakalat na ito ngayon, and viral siya, pero this was 42 years ago na kumalat, pero very relevant kung bakit tinitingnan natin na ganito ang kalagayan ng ating pamumuno ng bansa ngayon sa ilalim ni Marcos Jr. At ito po ang video ay ipi-play namin. At dito sa dulo po ay nandoon yung Stephen Solar's, Congressman Stephen Solar's committee investigation on the questionable, ill-gotten, and unexplained wealth accumulation ng pamilya Marcos 42 years ago pa ito. And we want you to ano, we want you to analyze this. Yes. Pakinggan muna natin ito, Attorney Roque, please. Pakinggan niyo, no? Wait, Ka-Eric okay, go. Doc Lorraine. Kasi meron akong pagpupulong na magsisimulaan okay. na nagtatrabaho pa rin tayo, no? Pero alam nyo, yan talaga ay bubungkaling ko. Yeah. Bubungkaling ko talaga kung anong nangyari dun sa mga nahanap ng ninakaw na yaman sa Amerika. Yan. At kung itong mga ito, kung bigla na lang naibalik nila, ay kumikinalaman dito sa mga naging pulisiya ngayon ng Ayun. Presidente BBM na umaanig na ngayon sa mga Amerikano. Excuse me now, kasi pasensya na po yes. Dahil tuloy-tuloy pa rin ako sa aking trabaho okay. at dito po ako sa susunod ko pagpupulong. Pero kinakailangan, panoorin niyo po itong video ninyo at ang tanongin ninyo, may kinalaban ba itong nakaw na yaman ito sa issue na pagbabalentong ni Presidente PBBM doon sa kanyang pulisiya na ipagpapatuloy ang independenteng panglabas na relasyon ng Pilipinas sa buong mundo, hindi naman kaya baka naman itong desisyon nito ay pulburon lamang. Maraming okay. salamat. Attorney Harry Thank Roque, you. Mag-ingat po kayo. Thank you for your time. Po. Okay. Thank you. Mga kababayan, tunghaya natin itong video. Marami pa po ito. Ito ay isa lamang sa mga clips na natisod natin dito sa Pilipinas nating mahal. Tunghayan po natin ito. The Marcos children had it better. This is their daughter's 21st birthday party. She would be amply provided for. Her parents had set up a trust account for the three children. Aimee, Bongbong, and Irene would share this inheritance when their parents died. By 1982, account number C7711 was already worth more than $20 million. Thank you.
It seems as if the wealth of the Marcoses did indeed make the world their oyster. So much Marcos money was being invested abroad that in 1982, the CIA commissioned a report on their foreign properties. We are the worst. More than anything else, perhaps, Imelda's activities in Manhattan drew world attention to the family's hidden wealth. When in town, she liked to stay here. This is really the Philippine consulate, but Imelda treated it like private property. Upstairs, she had a disco installed. Here, she loved to hobnob with people like Adnan Khashoggi, the Saudi billionaire. But it wasn't just the social life that drew Imelda to Manhattan. She was beginning to take an active interest in New York real estate. Though she tried to be discreet, press reports were naming the Marcoses as the real owners of a $63 million shopping center on Herald Square, a $95 million skyscraper on Wall Street, a $60 million office building on Madison Avenue, over on Fifth Avenue, the Crown Building worth $101 million, and a luxury estate on Long Island. These properties were the subject of special hearings conducted by Congressman Stephen Solars. His star witnesses were the Bernstein brothers, whose real estate company had managed the four Manhattan properties. They had refused to testify until Solars threatened to cite them for contempt of Congress. Do you swear that the testimony you are about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth, so help you God? I do. Have you located properties for Ferdinand and Imelda Marcos? Yes. Have you acquired properties for Ferdinand and Imelda Marcos? Yes. Have you managed properties for Ferdinand and Imelda Marcos? Yes, but let me qualify that. When we say yes to that, it's through the string of companies that were described previously. Four strings of companies were set up to conceal the real ownership of four New York properties. The principals, the Marcoses, hid behind a layer of three Panamanian companies, which in turn owned Basic Cover, a company in the Dutch Antilles, and this was the legal owner of one of the New York properties. You will never find anything that will have Marcos's name in it, unless, of course, you find some person who will attest to having done this on behalf of Marcos. There's no piece of paper that will show that President Marcos had anything to do with his properties. The internal infection. The man who devised this paper chase for Marcos was a certain Rolando Gapud. Mr. Gapud set up bank accounts that only he knew about. And this bank accounts then was the repository of funds coming from all over the world. Illegal funds that were stolen by President Marcos. It was Gapud who signed documents that show that Ferdinand and Imelda Marcos were the real owners of a series of accounts numbered 77. President Marcos was very superstitious, and apparently he thought the number 77 was a lucky number for him. Of course, that made us trace him that much easier, that he had all these 7,700 accounts. Mga kababayan, nakakabahala po ito. Hindi po ito pwedeng pasubalian na ito'y artificial intelligence generated video. Sapagkat 42 years ago ito na video. And the last part video, yung congressional investigation tungkol sa mga dummy accounts and dummy properties ng pamilya Marcoses doon sa New York pa lang ito, ay recorded sa Congress ng US. Doon po sa committee nila Congressman Stephen Solars. So pwedeng kalkalin at balikan po ito nung nangyari sa investigation na ito kasi recorded ito sa US Congress of Records. Pangalawa, malinaw po yung binabanggit namin dito sa Pilipinas nating mahal ni Ma'am Lorraine that there is deeper reason why there is a sudden turnaround, pagbaliktad, pagbalintong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. on foreign policy relating to China and the so-called West Philippine Sea-South China Sea conflict.
At ngayon ay pumoposisyon siya sa kung ano ang ipalunok ng Estados Unidos na posisyon sa ganitong usapin, sapagkat yun pong video related doon sa pag-recover nila ng mga ill-gotten wealth, unexplained wealth. At kung kami pa ni Ma'am Lorraine mag-usap before we got on board sa Pilipinas nating mahal, plundered mga ninakaw na kayamanan ito na 40 or 50 years ago, hinahabol dapat ito ng bansang Pilipinas. Ngayon nakabalik siya sa poder, ito ang kanyang gustong bawiin sa Estados Unidos, because the properties in New York alone, Ma'am Lorraine, according to estimates, 3 times ng value nito. So close to $1 billion po ang mga property na inimbestigahan sa U.S. Congress, Steven Solar's investigation, kung saan po naibulgar sa video na ito. Ma'am, your take on this very scandalous down the history lane na pagbabalik ng ating memorya sa kung gaano kagarapal ang panggagahasa sa bansang Pilipinas na ginawa noon ng administrasyon ng nakaraang Marcos Sr. At ngayon ay ito na rin ang parang patutunguhan na rin natin sa pangalawang administrasyon ng Marcos Jr., Ma'am Lorraine. Parang it seems like we've come full circle. Noong nasa college ako, no, yun yung mga sinisigaw namin na agitated. Pero ngayon, I'm more and more people in my generation, when we talk about it, wow, we're here again. Ano? And we made the mistake of giving a Marcos another chance. And pag nag-uusap kami, you'd think, no, Eric, mga kababayan, you'd think na sa dami ng dinaanan nila sa buhay, na na-humiliate sila, na natanggal sila, you would think na natuto na sila, no? You'd think na natuto na itong si Bongbong Marcos. Yung pala hindi, no? Yung pala, ito yung kung bakit he has brought us to the verge of a war. Yes. No? Ito yung kapalit. Ito yung 30 pieces of silver ni Bongbong Marcos. Nakita natin yung report ngayon, grabe, no? Na yan yung mga properties in Manhattan. Mm. No? Ito yung ipinalit niya sa soberenya ng Pilipinas. Ito yung ipinapalit niya sa salinlahing Pilipino. Magkakandamatay ang mga sundalo. The destiny of our country will really be destroyed. No? We will not meet our destiny because we now have a sitting president who cares far more for the money of his family that he stole from the Filipino people, and he has no true love for us. Yun, malinaw po. Araw ng kagitingan, pero araw ng kabaliwan ang nakikita nating patutunguhan ng mga patakaran. Pero maganda ito, Eric. Ng administrasyon ito. Napakaganda nito, Eric. Namumulat ang tao sa yes, pagbabalik sa kasaysayan, yes, ma'am, at pagtatanaw, yeah, ng mga nakaraan. Yeah. At ang ganda ng sinabi mo. Hmm. Kaya ang budol po is not just about the polvoron issue na hindi nag-go away. Deeper than that, is ang pagkupo, ang pag-recover, yeah, ng mga nakaw na yaman na ito na ginagamit ngayon na bargaining chip ng Estados Unidos, yeah, at ng gobyerno ni Biden upang itulak ang US-dominated policy against China in Indo-Pacific region using the Marcos government. Very dangerous. Ang ganda, Eric. Mm-hmm. Ang ganda, Eric, talaga. Kasi napakaganda nang nangyari kasi age of information ngayon, no? As I said, full circle. Nung panahon namin, no, nasa UP ako nung panahon na yan, college ako, no, kung ano ang sinabi ni kung sino man, no, ABS, Inquirer, whatever, yun yung paniniwalaan namin, no? So, but now all of this is possible, all, yes, this information. So, I like what Spokes Harry said, no, na he will get to the bottom of it, ano ang nangyari sa nakaw na yaman na yan, ayon, na ipinagpapalit tayo ng ganito. So now, we have this chance as a country, no, napakalalim ng mga sugat ng Pilipinas, maghihilom tayo dito ngayon. Ma'am, hold your fire, yeah, sa Pilipinas nating mahal, sapagkat isa, yeah, pang nag-aalab na talakayan ang ating dudugtungan, makakasama natin sa Pilipinas nating mahal, yeah, episode ng Araw ng Kagitingan, si Miss Sandra Kam, one of the prominent whistleblowers, yeah, sa ating bansa tungkol sa mga nangyayaring katiwalian. Ma'am Sandra Kam, welcome sa Pilipinas nating mahal with Ka Eric and Ma'am Lorraine. Good morning. Good morning, Ma'am Sandra. Good morning, Ka Eric. Good morning, Doktora. At good morning to televiewers. Yon. Ma'am, napakaganda po ng inyong aura din ang ninyo ngayon. And looking great sa gamit ninyong dress ngayon sa Araw ng Kagitingan na ito, no? Natutuwa tayo na pinaunlakan niyo po kami. Ang overall topic natin is corruption and plunder of the country. May papakita po kami, Ma'am Sandra, na isang video din tungkol po sa panawagan ni former
Executive Secretary Vic Rodriguez na ulat tungkol po sa pangangailangan na ang mga namumuno ng bansa ay dapat toe the line at transparent sa kanilang kondukta sa personal na buhay. At ganun din po, ma'am, pag-uusapan natin maya-maya itong greetings ni First Lady Lisa Araneta Marcos na Happy birthday, Mel, milyonaryo, magme-milyonaryo tayo. Yes. Oo, ma'am, tunghayan muna natin itong ulat. Lead by example. Yan ang hamon ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez sa mga tagapamahalaan ngayon. Lalo na sa kanyang dating boss at kaibigan na si Pangulong Bongbong Marcos. Ang hamon, sumalang ang mga ito sa isang credible drug test. Sa katunayan, nauna na nagpa-drug test si Rodriguez kahit pa nasa pribadong sektor na siya para daw magkaalaman na. Simple lang naman, napakadaling tuldukan. Kung gusto mo, exclamation point pa, hindi ba? Ay undergo a credible drug examination. Nagugat ang challenge na ito matapos ilabas kamakailan ng political vlogger na si Maharlika ang kopya ng isang PDEA pre-operations report kung saan itinuturong subject sa Marcos Jr. sa isang 2012 anti-drug operations. Inuugnay sa Marcos Jr. sa umano'y paggamit ng cocaine. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabi na mula noon hanggang ngayon ay bangag ang kasalukuyang presidente ng bansa. Pero ang PDEA, sinabing peke ang nasabing report. Undergo a credible and acceptable drug examination. Kung mali kung sino, di mananahimik na yung mali. Di ba? Hindi pwede yung, peki yan, hindi, gasir ko, gito. Di magpa-test ka. Samantala, nilino naman ni Rodriguez na hindi siya kasama ng personal ni Marcos Jr. noong magpa-drug test ito taong 2021 bilang kandidato sa eleksyon. Anya, inabot lamang sa kanya ang resulta ng drug test at ipinisinta sa mga ahensya ng gobyernong may kinalaman sa illegal na droga. Kini-question kasi ang 2021 drug test ni Marcos Jr. dahil sa bilis ng pagkuha ng resulta na umabot lamang umano ng 2 minuto. No, I was not with him when he subjected himself to that drug test. I have answered this many times in the past. Now, what I have is the result. Yes, the result was handed to me. And yes, I was his lawyer, I was his spokesperson, I was his chief of staff. So of course, I will have to defend him. At ngayong dinidemand ng taong bayan si Marcos Jr. na muli magpa-drug test, hair follicle test naman ang panawagan dito ni Rodriguez. I agree. Kasi pag drug test na using yung test kit o yung urine, meron na naman magkikwestiyon. Baka hindi mo ihi yan. Baka uminom ka ng, although walang scientific explanation, ito'y naikikwento ko lang, Admiral Carla, na baka uminom ka kasi ng mga isang galong buko na wash out, etc. Para matapos yan, gamitin natin yung pinaka-scientifically reliable, which is yung follicle ng buhok doon sa mga nasa gobyerno. Ma'am Sandra Cam, before po itong milyonaryo at sinindikato na pagpapatakbo ng PCSO under Mel Robles at the auspices of the authority of the President, what do you like to comment dito sa panawagan ni former Executive Secretary Vic Rodriguez, the first Executive Secretary of Bongbong Marcos Jr., na magpa-drug test, hair follicle, and among others para tuldukan ang question sa integridad at kapabilidad ng kanyang mental state and psychological capability bilang Pangulo ng Bansa. Ma'am Sandra Cam. That's very correct, Eric and Dr. Abandoy. We really need to have the President, Ferdinand Bongbong Marcos, to have his drug test immediately. Wag na niyang papalipasin ang oras kasi lalong-lalo siyang malulubog sa kumunoy. As a matter of fact, according to our very dear friend Maharlika, inilabas na niya ang ebidensya ng agent, ng PDEA agent na yan. And he is very willing to attend or to face any investigation, whether it's in Congress or in the Senate. So, nananawagan ako, my personal, I'm calling the President now to have his own drug test. Sa publiko niya gawin yan para ipakita sa tao kung malinis siya. Di malalaman natin kung malinis. Pero
kung talagang polboronic pa rin siya at gumagamit pa siya ng substance na yan, then he has to resign. Mm. He has to resign if he still loves the Philippines. Ang nangyayari kasi, ka Eric at Doktora ay ang personal lang nila na bulsa ang iniisip nila. Mm-hmm. They don't care now about the Filipino suffering. Obviously. Napakamahal po ng ating mga bigas. Yung batang kumakanta ng Cebuano, ang kanyang ikinakanta, asa na yung 20 pesos na per kilong, ipinangako ni Presidente Marcos. So, it's right time for him. It's a very high time for the President to have his drug test. Huwag na siyang magantay, nakalagkarin natin siya galing sa Malacanang at ang taong bayan na ang kumalagkad sa kanya, kagaya ng ginawa ng taong bayan sa kanyang ama. Maawa kayo, Mr. President, your First Lady. Dahil alam naman po namin na hindi ka naman talaga ang nagpapatakbo sa Pilipinas. Hindi naman ikaw ang utak na nasa likod, kung hindi ang mahal mong asawa. Remember that the First Lady has never been elected. Yes. But he assumed the presidency right now. He's acting like a president. Hindi po siya. Hindi po siya nabigyan ng mandato. Boto ng kahit isang Pilipino na bumoto sa kanya. Mama. Kung kaya, Mr. President, huwag na po nating patagalin. Lalabas na ang ahente ng PDEA. Yes. Na naglabas ng papel na binigay kay Maharlika na sinasabi nitong si Lazo na ay fake news. At even the Secretary of DILG, si Secretary Abalos, ay fake news. Ngayon, nailabas na yan. Ayan na at gumawa na ng sulat ang ahente ng PDEA na yan. Na that he is very willing to face any investigation, whether it's in the Senate or in Congress or anywhere. Hindi lang siya mag-iisa, kundi yung mismong team, operatives nila ang lalabas. Sana maawa kayong mga taga-Malacañang dyan. Maawa naman kayo sa bayan natin. Ma'am Sandra masyado ng pagtitiis at masyado nyo ng binalahura. Yeah. Binalahura na nyo ang ating bayan. Ma'am Sandra Cam. Kung sana po. Opo. Excuse po. Sa tungkol sa drug test challenge. Gawin nating patas. Magpa-drug test ang presidente, ang vice presidente, ang speaker of the house, ang senate president, ang chief justice. Sapagkat sa tingin natin, kasama kami. Taya din kami dyan. Sama kami. Tayong nagko-question. Yan ang tamang dapat gawin para matuldukan ito. At hair follicle test. DNA type testing kung totoo o hindi na malinis sila. Call ba kayo, Ma'am Sandra Cam, dyan sa inyong ginagawang hakbang ng maisog movement ngayon na ganun ang gagawin kasama si former President Rodrigo Duterte na nauna na nag-challenge in a public view para ma-restore ang dignity and integrity and trust and confidence sa pinakamatataas na na posisyon ng pamahalaan. How do you look at that kind of challenge to expand it, Ma'am Sandra Cam? That's a very good challenge. Even me. Include nyo na kami. Yes. Yeah. Magpa-drug test tayo. Yes. Correct. Sa harap. Yeah. Oo. Sa harap ng mga ng sambayan ng Pilipino. Sa Luneta. Yes. Lahat tayo doon. Magpa-drug test. Pati blood, hair, lahat ibigay na natin lahat. Go. Para lang ma-restore natin ang kapakanan at peace ng ating bayan. Mahal natin ang Pilipinas. Nakakaiyak sa nangyayaring ito. Huwag naman sana masyado kayong greedy. Tama. Yeah. Masyado na kayong greedy sa kapangyarihan, greedy sa pagkakawatan ng pondo ng sambayan ng Pilipino. Ako po, ka Eric at yes, Doktora, kasama niyo ako dyan. Ako din, willing akong magpa-drug test. Go tayo. From the President down to the Senate President to the Vice President to Speaker of the House. Speaker of the House to the Justices of the Supreme Court. Lahat po.
Pati si DOJ, Secretary, yes. magpaano na rin. At si DILG. Go. Sinito, DILG, Abalos. Mag-drug test namin sa harapan ng mga tao. Si Anton Lagdameo. Pati si Secretary Anton Lagdameo daw. Si Anton Lagdameo, yung special presidential assistant. Si Anton Lagdameo. Isama na rin nyo si Saranok ba yan? Oo. O Sayanok na yan? Si Sayarot. Si Michael, Si Michael Ma. Oo, yung mga lahat si ng mga na-mention. Pati na rin ang First Lady. Why not? Hindi naman siya elected. Why not? It's better than even his son. Yes. Sandro, Congressman Sandro Marcos. Kasi ang layunin nito, Ms. Andracan... Magpasama na rin. Lahat tayo doon. Ang sabi mo... Umupo sa Liwasang Bonifacio or sa Luneta, kasi anuhin natin ang taong bayan televised para ipakita sa bayan. Lahat hindi lang ihi, hindi lang dugo, hair kundi follicle. Pati buhok natin. Correct. At Ma'am Sandra, this is a serious challenge now because it extends to the integrity and competence of the Office of the President under Bongbong Marcos Jr. Tama bang kuha natin kung bakit in-expand natin ito and all those who occupy the highest position in the government to restore confidence, integrity, and trust from the people? Tama ba? Opo. Pati ang mga deputy speakers ng Congress. Mm. Wow. Like Congressman Suarez. Parang may nalalaman kami dyan. Magpa-blood test din sila. Baka pati ang mga makabayan black, magpa-blood test din sila. Mm, para tama. Once and for all, malinis natin ang ating bayan. True. Dahil ang droga ay nakakamatay, nakakasira sa ating mga batang Pilipino. Garo. Ma'am Lorraine, your take on this very interesting challenge, yes, from Ms. Sandra. Ma'am Sandra, so as PCSO, you were part of the PCSO, sa sub-board ka, di ba? What can you say right now about the back-to-back winners? Could you run us by it? Kasi meron akong kausap na statistician, tapos ang sinasabi niya, statistically impossible yung nangyayari na winners ngayon. Could you tell us your experience at the PCSO? Yes, go ahead, Ma'am Sandra. Well, during my stint as a PCSO director, during the time of President Duterte, hindi ganun kalaki. May nga nananalo sa amin buwan-buwan, pero we're talking about 5-10 million in a month. Tapos nagkaroon kami ng almost 1 billion but it took us around 7 to 10 months bago yun na panalunan ng dalawa. Dalawang nanalo doon, isang construction worker at isang nurse. Mm-hmm. So, alam namin kung sino talaga. Kasi ako, kadalasan nagbibigay ako ng cheque. Yes. Kasi kung walang aming GM, walang chairman, at ako naman kasi araw-araw talaga na ginawa ng Panginoon, nandun ako sa opisina, kadalasan ako ang nagbibigay ng cheque ng mga napapanalunan. So, yun pong mga nananalo, ang ginagawa, alam namin, kilala namin, talagang tunay na mga winners. Mm. Kasi alam niyo naman po, yung PCSO na yan, di ba, sweepstakes dati yan. Yes, tama. So, ang nangyayari, pag may nananalo, alam namin na galing talaga sa baba. Alam namin na tunay na mga winners na nag-ano lang talaga sila na it took them a year, 5 years, 10 years na inalagaan nila ang kanilang mga numero at nanachempohan, nananalo sila. Mm-hmm. But at this time, to be specific, nung December, twice silang nakapagpanalo. Isang 400 million plus, yes. Isang 693 million correct. Plus. And that was December 29 or December 30. Towards the end. Na panalunan yung 600. Yeah. Now, Doktora at saka Ka-Eri, I have some, may mga tao pa rin ako sa loob ng PCSO. Kasi yes. During my stint, pinaglaban ko talaga ang mga empleyado dyan. Mm-hmm. Nung marami nang natatanggal ng mga benepisyo, nag-iisa ako sa board, talagang inilaban ko sila. So, mayroon ako dyan ng... kusang loob na nagbibigay sa akin ng mga impormasyon. At nakapagsabi sa akin na, ma'am, talagang kami din napapatunganga na lang. Imagine,
in a month time, billion ang napapanalunan. Sus. Kagaya na naman yata, tonight or tomorrow night? Tonight. Mayroon na naman. Tonight. 400 plus million. 240 million na naman. Oo, tama. Yes. Grabe. So ito, kaya ako nga po namura si Robles. Kasi may tawag na ako dyan ngayon. Si Don't Me. Diba? Kasi hindi niya alam, may isa akong kausap niya na speakerphone siya without him knowing that I was there. Mm. May hinihingi siyang malaking pera sa somewhere. Ng ano. Tapos, ang sabi niya, yung si Tulfo, lalabanan niya ako, Don't Me. So I'm calling him right now, Don't Me. Ah. Ang ibig sabihin, wag siya. Wag siya. Don't Me ang sinasabi niya, Don't Me. That's his word. Mm-hmm. So, totoo yan na nagpuput-input-in sila kasi ang isa doon na kanya nung December na pinanalo nila, one of those is a Chinese, and that Chinese guy is a friend of my friend who put in around 10 million mm-hmm. para magawa nila yung 30 million na dapat nilang ipasok para lumabas yung numero na manalo sila ng 693 million. Ma'am Sandra, so, hold mo na Ma'am Sandra. So, hindi pwedeng magsinungaling yan. Ma'am, i-hold mo muna para buo mong ma-analyze ito. How the connections to the office of the president dito sa mga sinindikato na ito, may video tayo ipapakita. How very fondly, tuwang-tuwa ang first lady na asawa ng presidente sa ginagawa ni Mel Robles dito sa PCSO at parabagang wala lang sa kanila itong sinindikato na uri ng palusot na mga panalo na very questionable ang mga taong nananalo, including sabi ni Ma'am Lorraine, statistically improbable ang mga nagaganap subalit na ilulusot ang binilyon na pondo. Inihanda natin, ma'am. Pero may tanong muna kami sa iyo, ma'am, habang itong video of greetings ni First Lady Elisa Araneta Marcos sa kay Mel Robles na chairman ng PCSO. Lumalabas, ma'am, sa datos ng SOCE, ng Pangulo ng Bansa, Statement of Campaign Expenditures and Contributions sa COMELEC after the elections in 2022, that Mel Robles was among the top donors for the campaign fund of the president, more than 30 million or almost 30 million ang kanyang naipasok sa pondo sa kampanya ni Marcos, na hindi naman natin alam na si Mel Robles ay isang buena pamilya na supermilyonaryo para mag-produce ng ganitong mga pondo at biglang nagkaroon siya ng posisyon sa PCSO. How do you link that kind of analysis sa isang posisyon na talagang pinaghandaan para mapasok dyan sila Mel Robles? Go ahead po, Ms. Sandra Kang. Yes, Kay Eric and Ma'am Lorraine, this is like this. Yung 30 million, alam namin yun na naglagay siya ng 30 million as contribution for the campaign fund of the president. Hindi naman siya milyonaryo. Yes. Naalala niyo po, kaya yan tinanggal doon sa ng panahon ni GMA, not Duterte, nagkamali ako nung una. LRT. GMA, dahil, opo, doon sa LRTA, dahil sa korupsyon. Yan, may nakausap ako na maraming STL operators. Bago daw yan, bago pa, nangangampanya pa lang, ay prinumisahan sila na ipapasok ko kayo dito sa STL, basta maglagay kayo ng tagpa 5-10 million each. Wow. Dahil sigurado namang mananalo at ako ang magiging general manager. Ako nang bahala sa inyo. Mm-hmm. So yung 30 million na yun, hindi galing sa pocket niya. I challenge you, Robles, kung saan mo kinuha yung 30 milyones mo dahil wala ka namang pera sa kapanahunan. Isa ka ding, nakikita kita, nandiyan ka lang sa mga lobby ng hotel, ang mga kausap mo ay mga hindi naman, mga pipitsugin din. Lalo nung natanggal ka sa position mo una. Basta yung paglagay dyan sa'yo, dahil corrupt ka nga, you're a corrupt official, ginamit yan ng amo mong babae para ka mangulikta, kaya alam nyo na naman, nanalo talaga ang inyong presidente. Kaya ka nangulikta sa mga upcoming STL operators na hanggang ngayon marami kang pinagkuna ng 50 milyones, 100 milyones na hindi mo napaupo. Kaya
nagsisingil sa iyo, hindi mo na naibabalik. Wow. At ang kayabangan mo ay hindi ka kayang tanggalin sa PCSO dahil napakalapit mo sa first family. Ma'am Sandra, so, excuse. Yan po ang totoo. Nandito na po ang video para magtuloy-tuloy yung expose mo. Nakakabahala na involve ang mga STL operators, mga gambling lords doon sa pagpupundo at sino pa mga lords. Nako, Diyos ko Lord, as na nagpundo sa campaign ni Bongbong Marcos, nare-reveal na ni Ma'am Sandra Cam. Pero ma'am, pakinggan natin kung gaano ka-connected ang operations ng sindikato ni Mel Robles sa PCSO na tumigil na si Tulpo sa pagkaka-imbestiga. Tingnan muna natin ito, ma'am. Hi, Mel! Or should I say Melionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo. Babago muli para maging millionario. Ayun. Ma'am Sandra Cam, napaka-iskandaloso po. Kasuklam-suklam. 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 Go ahead po for your nakariri-marim. Na revelations na pinunduhan. Kasuklam-suklam. Mel, yung magsama-sama tayong maging Melionario. Ang kawawa dyan, yung mga tigbe 20 pesos na mga salaylayan nating kababayan na para lang makakuha sila. Nag-hope. They're hoping to be a millionaire someday. Kaya kahit 20 pesos, isinisingit yan sa mga pantalon para lang makabili ng ticket. Pero anong ginagawa nyo, millionario? Grabe. Ang lahat nagtataya sa Tuloto, tinabla nyo lahat dahil ginawa nyo na itong washing machine. Wow. You know why? Yung Chinese na kasama nyo doon sa 630 million na nagbigay ng 10 million doon sa 30 milyones nyo, anong sabi? Madali nang maghanap ng pera. Ng paglalabahan ng kanilang pera. Wow. So I really don't know what does it mean, paglalabahan ng pera. Yun pala, dahil napanalo nila, madali na nilang ilabas ang kanilang pera dahil legit ang pagkapanalo nila ng pera na yan. At biktima pa ang taong bayan na tumataya. Ma'am Sandra, maitatago nila ang pag-claim ng pera. Yes. Ang kawawa, yung mga nasa laylayan na tumataya ng tig 20-20, 100, hoping na manalo sila. At isa pero pa sa mga... Pero kinuha na ng lahat ng itong opo. Itong mga malalaking tiyan dyan sa Malacanang. At ikaw, Mel Robles, yung itsura mo, ngayon hindi ka na langka. Wala na yung matigilig mo. Hmm. Marunong ka na ngayon magpabelo. Oh. Wow. Oh, gumagwapo ka na ngayon. Pero kahit anong pagwapo mo, Satanas pa rin ang tingin ng tao sa'yo. Ma'am Sandra, nakakabahala yung revelation mo kanina. Ang kanyang 30 million contribution or so, na sinasabi ng First Lady, thank you sa nagawa mo para sa akin, sa aking pamilya. Thank you so much, Mel Millionario. Ito pala yung sinasabi mo na siya yung fundraiser mula sa mga gambling operators para punduhan ang kampanya. As early as 6 months before na mag-ano talagang kampanya, nagpunta na yan kung kani-kaninong mga STL, mga big-time na STL. Pero yung pinagkukunan niya, hindi rin niya nabigyan ng naging operator ngayon. Wala. Kaya nga, binabawi sa kanya yung pera na nabigay sa kanya. Pero baliwala sa kanya, bulag at bingi siya ngayon. Ayaw niyang ibalik. Ang rason, binigay niyo na at hindi niya ko kayang paalisin dito. Grabe. Ma'am, itinuturo siya ni Maharlika. Amin ng gobyerno. Itinuturo siya ni Maharlika na nagpupundo ng assassination plot against sa mga high-profile whistleblowers. At itinuro mo rin siya na isa sa mga gustong ikaw ay ilikida or ipapatay, pati si Ms. Maharlika tinuro niya rin. How do you like to explain that? Kung anong involvement dito ni Mr. Mel Robles sa mga maruruming laro ng politika, including assassination attempts to high-level whistleblowers like Maharlika and you, Sandra Cam? Eh, sa mukha pa lang yan, talagang mamamatay tao na siya. Mm-hmm. Sa mukha pa lang niya.
At ako, nagpapasiguro po ako, kay Eric, Pam Lorraine, nagpapasiguro ako ng buhay ko. Wala ako, mag-isa lang ako. Mag-isa lang ako sa buhay ko ngayon. Inalis ko lahat ng mga anak ko sa aking paligid. Dahil ako, pag kinuha naman ako, bago naman ako nila mapatay, mayroon din matutumba sa kanila. Tumbahin ako nila, may matutumba din sa kanila. At marami na rin po ako nang inano ko na sa mga abogado ko na itong aking simula nang lumabas ako ngayon na minura ko yung hayop na yan, yung Mandrugas na Mel Robles, kung ano ang mukha niya, ganun din ang mukha ng bull sa kanya, ay nagpapasiguro po ako ng sarili ko. Pero hindi ako natatakot. Dahil kung lahat tayo ay matatakot, wala nang pwedeng magsalita against sa kanila. Yes. Ngayon, ang itatanong ko kay Mel Robles, nabayaran mo na ba yung pinagkukunan mo ng pera bago ang eleksyon, nung nangangampanya pa lang kayo? At ang pangako mo kagad, ikaw ang mailalagay na GM ng PCSO. Kaya, gayon pa lang, mag-invest na kayo. Terrible. Ma'am Sandra. Yan ang mga salita niya sa mga STL operators na nagsipagsumbungan sa akin. Dahil nung ako'y nasa PCSO pa, alam nila na ako lang ang direktor na hindi nila kayang yayain mag-lunch o mag-dinner sa labas. Kung gusto niyo akong kausapin dito sa aking opisina. Ayun. At mataas ang ilong ko, nobody can put their finger on my faith na may na-bribe ako nila. Yes. Dahil ako fair. Fair ako. Kung tama lang, tama. Pero kung abusado ka, talagang ididikdik kita sa kangkungan sa loob ng board. Ma'am Lorraine. So, yan po ang aking character noon. Kaya itong Mel Robles na to, uubusin, lilintain nyo ang dugo ng mga Pilipinong nasa laylayan para sa mga pulsa nyong mga hayop kayo. Okay, Ma'am Sandra, in connection to that, no, one of the things that was really shocking to me listening to the message of the First Lady, kay Mel Robles, yes, how it was totally devoid of compassion para sa pinakamaliliit nating kapatid. Kasi ang alam natin, yung mandato ng PCSO ay para sa mahihirap. So parang ayaw mo marinig yung sinabi niya. Ang dapat ang gusto mong marinig sa isang First Lady, maraming salamat Mel na tinulungan mo ang ating Pangulo na umabot ang pera sa pinakamaliliit nating kapatid. Tama. Ang sinabi niya ay maging milyonaryo sila. So yung tanong ko sa inyo, ma'am, na-affect ba, apektado ba dahil dito sa pagkagahaman na mga nakapwesto ngayon, naapektuhan ba yung pagbibigay ng ayuda sa ating mga kapatid na pinakamahihirap? Go ahead, ma'am. Grabe po. Grabe. Sabi ko nga, kasi marami hanggang ngayon, as a matter of fact, yesterday, may tinulungan ako sa Senado. Humingi lang ng tulong. Sinamahan ko personal dahil ayaw papasukin. So, tumakbo ako sa Senado para samahan ko doon sa opisina ng kung ilang senador. At nalaman ko na 4 o'clock, pumunta na sila doon sa ano ng PCSO. 4 a.m. 4 lang a.m. sila tatlong, 4 in the morning. Nabigyan lang sila 3,000. Oh, 3,000 lang binigay sa kanila. Terrible. Ang haba ng pila, madaling araw, inabot daw sila ng alas 8 ng umaga bago sila nabigyan ng 3,000. Guarantee letter yun, ha? Hindi cash. It's a guarantee letter. 3,000. Ang kanilang bill is almost 1 million. Kaya humingi ng tulong sa akin kung pwede makahingi sa ibang mga senador. And I was with them yesterday sa Senate to assess them. Terrible. So iyan, ang nangyayari pa, sa kapanahunan namin noon, pag may mga bagyo, may mga baha, may mga lindol, wala pang in 12 hours, andoon ang mukha ng PCSO para magbigay ng ayuda. Dito, ito ngayong PCSO na to, may nabibigay? Wala. Ma'am, pwede bang? Ang kanilang nangyayari dito, Ma'am Lorraine, at saka ka, Eric, yes, ma'am, yung kung anong nakukuha ng puisit na tong si Robles na to, ibinibigay niya doon sa kanyang amuhan. Yeah. Doon sa Malacanang. Kaya nga, di ba, very compassionate ang First Lady to say, sama-sama tayong maging
Millionaire. Ma'am, na ang tama yung ini-expect, ang expectation niyo po ay tamang-tama. Yeah. Dahil dapat ang salita niya noon ay salamat, Mel, sa pagtulong mo sa ating Pangulo na mairating ang para sa mga tao sa baba. Tama. Because CSO is a charity company, agency. Hindi ito pa kayamanan dyan na mag-ano ka na lang, tanggap ka lang ng tanggap ng bribe sa mga STL operators at sa mga doon sa mga supplier ng mga machines o ng mga medisina, pero hindi nyo na ibibigay ang dapat na para sa tao. Exactly. Ma'am, go ahead. Pareho tayong nagtrabaho under President Duterte. So you can validate what I'm going to say now, that what's happening at the PCSO now could not have happened under the watch of President Duterte. Kasi naiintindihan ko, ang binibintang natin dito si Mel Robles. Pero he is an appointee of President Bongbong Marcos. Mm-hmm. Therefore, the buck stops with this president. So could you please comment on that? Go ahead, Ma'am Sandra. Yes, during our time, di ba natanggal si Corpus? Mm-hmm. At sinabi nag-resign dahil may sakit. Kunya-kunyari na lang yon, kasi pinagsabihan na ng ating Pangulo. Yes. Then, General Balutan, yung talagang kaaway ko dyan, na siya nang naging nasa likod ng pagkakulong ko at ng anak ko. Ngayon, gustong mag-whistleblow yan dahil may binibigyan daw siya sa Malacanang. Aywan ko sa buisit na yun kung sinong pinagbibigyan niya. Pero napilitan siyang magbaba. Hindi yun po nag-resign, ang totoo nang pinataalis talaga yun ng Pangulo dahil sa korupsyon. And the third one, si GM Garma, yung babae. Si Garma. Na ang hirap din tanggalin nun dahil she's acting also like a first lady that time. Yes, true. Pero June of 2022 or May pa lang, tinanggal yun, inalis yun ng Pangulo natin dahil sa daming sumbong na kipresidente ng korupsyon. So, nakita natin na pag nalaman ng presidente na talagang may korupsyon ka, tatanggalin ka sa ahensya mo. Correct. Ngayon, hindi. Kahit nagbubula-bula ng ang mga bibig ng mga hayop na yan sa pagduruga sa gobyerno, walang pakialam si Presidente Bongbong Marcos. Why? Because of his wife. Dahil ang wife naman niya, ang totoo lang, ang nagpapatakbo ng ating bansa. The president who was never been elected. Yun po ang nagpapatakbo sa atin ngayon. Na hindi dapat. Kaya ako'y nakikiusap sa lahat ng listeners na magkaroon kayo ng pusong nasyonalismo. Mahalin natin ang Pilipinas dahil isa lang po ang ating bayang Pilipinas. Correct. Huwag tayong matakot at huwag tayong pasisindak sa mga hayop na to na kinakain at inaalipusta na ang ating pundo ng bayan kasama ni Tambaloslos ng House of Representatives, si Martin Romualdez. Ma'am Sandra Cam. Very good. Ma'am Sandra Cam. The real issue that you're exposing right now is a grand design of corruption na ang binibiktima ng ahensya ng gobyerno through the operations of PCSO ay ang mga nasalaylayan na tumataya at nagbibigay araw-araw ng mga kanilang mga kinikita para lamang hoping that they can also win in a lottery program for charity purposes and also for services na makukuha sa PCSO. At now, sinasabi mo with your old description na ginagawa, ito ay nagiging gatasan ng isang sindikato na operation na nagbe-benefit sa First Lady, sa Presidente, and including sa Speaker of the House, na dito nanggagaling supposedly ang serbisyo sa mga mahihirap na mamamayan sa ospital ng gobyerno, sa mga problema sa kalusugan, the way you describe it, and now the PCSO has been converted as a big money-making syndicate operations masquerading as an agency of government for charity and services. Tama bang kuha namin why you are standing so bravely on this ground? That's correct. That's correct, Eric. Tamang-tama po yung pagkakaintindi nyo sa akin. Yes.
ako'y masama talagang loob ko dahil galing ako dyan sa ahensyang yan. Mahal ko ang ahensyang yan. Mahal ko ang mga empleyado, mahal ko ang mga pasyenteng pumipila sa akin ng kapanahunan. Tapos ngayon, 3,000 lang ang nakukuha sa 1,000,000 na bill sa hospital. Ano ba yan, Mr. Mel Robles? Gaano lang yung panluloko nyo sa tao, kahit man lang 20%, kinuha mo man lang para ibigay sa taong nangangailangan. Kung hindi, garapal na masyado kayo. Masyado na kayong garapal. Palibasa, lahat yata kayo nagdodroga. Kaya ang utak nyo ay lahat pulburon. Mga asin ang nasa isip nyo. Wala kayong pakialam. Wala kayong compassion sa inyong mga kababayang nasa laylayan. Ma'am Sandra, in December 2023 alone, ang winnings na hindi may paliwanag ni Mel Robles at pinagtawanan, kinibit-bilikat niya lang how arrogant he was during the Senate investigation sa harap nila Tulfo dahil parang may pinangahawakan siya, was around 1.3 billion pesos ang nawala sa PCSO at That's hindi correct. May paliwanag kung That's ito correct. Ay totoong napunta sa real winners at sabi mo nga, isang Chinese friend nila ang nag-invest para ilusot at makuha ang 643 million na parang naging isang laundering operation and conduit of illegal fund sources para ilabhan sa PCSO. Yes. Ma'am Sandra, yes. Idikit mo din sa kung bakit tahimik na si Tulfo ngayon. Yes. Why do you think? Well, I have a high regard on Senator Rafi Tulfo before. Kasi ang advocacy niya is OFW and one of my advocacies is OFW. So sumasaludo ako sa kanya nung kapanahonan. Pero nung bigla siyang tumiklop doon, andoon ka na, senador ka, andoon na sa harapan mo, hindi mo pa nadildil ng todo si Robles, bakit umalaw ka na mag-executive session? Yun. Pagkatapos ng executive session, anong nangyari? Nawala. Yes, correct. Nawala. Hindi ko na alam. Together with Senator Pimentel, I remember nang ako'y pumunta ng Senate to distribute that mirror challenge ng grupo namin ay gumawa ng mirror. Tama. Para sa mga senador, sa mga congressman, sa mga executive. Nagbigay na kami ng mirror na may sulat sa likod, pang konsensya ba, para sa kanilang mga magiging apo. Pinahabol ako niyan ni Senator Pimentel sa kanyang security na kung pwede bumalik ako sa opisina niya. So, nag-usap kami. Ngayon, tinatanong niya ako tungkol dyan sa ano ng PCSO. Di sinabi ko naman yung experience ko being a former director of PCSO na hindi naman ganun kalakas ang panalo ng PCSO dyan. Tama. Ng mga milyones-milyones na milyones na yan. Tapos, nung sinabi ko sa kanya, may mga tinatanong siya sa akin na, hindi naman ako tanga, I was not born yesterday. Yeah. He's at a bar top notcher, but I'm not that idiot. Correct. That I cannot sense na meron siyang ano. So sinabihan ko siya, bakit hindi niyo ako ipatawag. Ayun. Ay, ayokong magsagot sa iyo ngayon. Kung gusto niyo akong magsalita, ipatawag niyo ako sa Senado. Tama. Oh, sige, sabi niya, ipapatawag kita. Natapos na lang yung billion-billion nung December 2023 na panalunan. Wala na. Nihoniha, wala na. So, ganun din kay Senator Tulfo. Kaya grabe. Yung linabas na naman niya that one better had won 20 times in a month and one better won 10 times in a month. Nag-aantay ngayon ako. Nag-aantay na naman ako kung ano na naman itong mga palabas dyan sa Senado. Wala na naman nangyari. Wala. Ma'am Sandra, nandun na siya sa palasyo ng Malacanang. Katabing-katabi na ang First Lady at ang Pangulo ng Bansa. What would you expect for people like this? Mga senador na dapat yes. nagka-countercheck and balance sa abuse of authority and power and rape of the public funds na dapat inimbestigahan nila, ngayon nawala na. At kaya nga, laking ulo wala ni Mel na. Robles na parang kayang-kaya niyang paikutin ang mga senador o sino yes. pa man, the way you describe it. Kaya ang sabi niya nung may kausap siya sa phone na at that time I was there also in one of the hotels na naka-speaker, na sabi niya, don't me. Yun ang salita, don't me. Oh, pinagtatawa niya si Tulfo
So dahil nung mag-o-open na naman nung investigation for the one better wins 20 times. Grabe. In a month, sabi niya, don't me. So may ibig sabihin itong si Robles na wala namang kwenta yung mga yan, nagpapa-imbestiga na yan. Tigas. Dahil kayang-kaya na kung saan, kayang-kaya namin bilhin. Yeah. Terrible. Kayang-kaya namin bilhin yan. E tayo, Ma'am Lorraine, Sir Eric. Yes, ma'am. Dahil hindi naman tayo mga millionaire, sanay naman tayo dumildil ng asin. Opo. Ang atin lang na pinanay dignidad at prinsipyo. Hindi ako magnanakaw. Kinulong na nila ako. At hindi tayo magnanakaw sa bansang ito. Oh. Ako, kinulong ako 20 months with my son. Yeah, I heard. And I was acquitted of the case of murder. Sa Masbate. Pero, opo, pero hindi mo ako, kung alam kong tama na dapat akong magsalita, yeah. I will do it. And we are happy for you. Kasi hindi naman lahat ng oras pera. Yes. Pagtawanan ko na lang mga pera niyo. So basically Ma'am Sandra, what you're saying is Mel Robles is very brazen, no? Matapang siya kasi alam niya nakasandal siya sa pader ngayon. Nakasandal siya sa Malacañang ngayon. Is that what you're saying? And he's not just operating for himself. Ma'am Sandra, he's not just operating for himself. That's correct. Opo. Since he assumed the general managership of PCSO. Grabe. Lahat takot ang mga empleyado doon. Takot ang lahat ng AGMs. Kasi sinasabi niya, pader ako. Hindi niya ako pwedeng matanggal dito. Pader ako. Na totoo naman, dahil doon sa salita ni First Lady, thank you very much, Mel. You're already as a senior citizen. Magpa-sexy ka like Shane, yung asawa niya yun, na ng kapanahonan, nakikita ko din yan kung saan-saan kanto, hindi naman yan kasosyalerang ganyan. Ngayon, sosyal, kung saan-saan na nakakarating. At pakikita mo yan, nasa mga green belt na mga high-end malls. Mga mamahaling stores dyan, makikita mo na ang mukha niyan ngayon. Ma'am Sandra, may isa pang pumasok dito, ma'am. Ma'am, may isa pang pumasok. I don't know if you would like to comment. Na dirty operations, political assassination, character assassination, bloggers and trolls, ang pumupundo si Mel Robles coming from the Pando, PCSO, upon the direction of First Lady. Ito yung tinuturo ng sources. And pangalawa, even some witnesses or several witnesses na ginamit ni Ontiveros para atakihin si Pastor Pinunduhan ni Mel Robles upang magsinungaling, bilhin sila at sirain ang mga Duterte through the attack on Pastor Kibuloy. Do you believe these are true scenarios na ginagamit ni Mel Robles sa dirty operations ang PCSO? I do believe 100%. Ito naman si Ontiveros. Plano kasi niyan maging vice president. I still remember, nang kasama ko pa yan sa kalye noon, nung panahon ni GMA. Kasama ko yan sa mga kalye, sa rally-rally. Okay? Hindi pa yan senador. Yes, correct. Hindi pa yan pumapasok ng politika. Kung magmura yan sa mga Marcoses, ganun na lang. Ngayon, sip-sip na rin sa puwet ng presidente ngayon. So hindi ko alam kung anong klaseng values mayroon at wisdom itong si Riza Ontiveros. Dahil ba may plano siyang lumabang vice president or even presidency comes 2028? Kaya to the extent na kahit apakan na nila kung sino-sino ang dapat apakan para lang sila magkaroon ng pangalan. May mga pangalan naman kayo. Bakit hindi nyo ayusin yung pangalan nyo? Hindi yung anuhin nyo si kagaya ni Pastor Kibuloy. Kawawa yung Pastor Kibuloy. Kagaya nitong si ano, because during that campaign, I was still in Camp Crummy that time. Pero lahat ng tauhan ko doon sa aking lugar ay lahat yan nag-BBM Sara. Because of unity team. Pumupunta yan doon sa nagbibisita yung kasiki Senator Laila De Lima. Pero hindi ko man yan pinapansin dahil kahit nung nagkaroon kami ng tiyempo sana na magkaka face to face dahil nung na
na hostage si Senator Laila. Mm. But I didn't mind her because I don't like her anyway. Dahil alam ko, kilala ko siya. Kilala ko siya at huwag siyang magmamalinis. Hindi siya kasing linis ng birhen. Wow. Wag na wag siyang magmamalinis dahil kilala ko kung sino ang kasama niya ngayon. Yes. So, wag nagkabalikan wag na ba? Yung mga pinagkukuha. Nagkabalikan ba sila, Ma'am Sandra? Nagkabalikan ano ba? Po? Akala ko naghiwalay sila ni Mr. AK-47. Andiyan pa rin. Sila pa rin. Ni Mr. AK-47. Kaya, Ma'am Liza, Senadora Madam, huwag mo nang piliting mag-Vice President ka. Mm. At sisirain mo ang aming Vice Presidente. Correct. Okay? At si Pastor Kibuloy, ginawa mong ano, para kaya ka ng korte. Na wala ka namang kasama doon sa committee mo na nakaupo. Mag-isa ka lang. At ma'am, lumalabas ha? Pero ikaw na ang nag- anim na witnesses. Ikaw na nag-judge. Anim na witnesses niya. Kung guilty o hindi guilty. Ma'am, anim na witnesses niya. Ang pundo, ang paggamit sa mga safe houses, hindi Senate funds. Iba ang pinanggagalingan at lumalabas parang totoo ito na witnesses for sale na ginagamit ang pundo ng PCSO. Political assassination, personal attack, character assassination, troll operations, and pati na ang assassination, physical elimination. Gagaya ng binulgar mo at ni Maharlika, ni Miss Maharlika, ay involved itong PCSO manager na si Mel Robles. Very scandalous and very dangerous na situation na para bagang baliwala lang sa Pangulo ng Bansa, which is directly under sa kanyang opisina na ito. At siya naglagay ng taong ito. Ma'am Sandra. Very shocking. Yeah, under the office of the president. Yes. OP po yan. So, ang masasabi ko lang dyan, kung gaano kakapal ang mukha ni Robles, yung mukha pa lang niya, tingnan mabuti nga, nagpa-facial na yan, medyo lighten na ang kanyang mukha. Hindi na siya mukhang langka. Eh, dahil sa pera ng bayan. Grabe. Eh, darating din ang karma sa inyo. Maniningil kayo dyan. Bayan. Darating na darating dahil yung pinakakain nyo sa pamilya nyo ay hindi galing sa malinis. Panloloko yung ginagawa nyo. Pagnanakaw sa taong bayan. Claro. Kasama na yan yung amo mong babae. Yun. At yung presidente mismo. One last question. Yes, one last question. Go ahead. Kasi parang I found it really amazing, no? That there were 433 winners nung pagkaupo ni Bongbong Marcos dito sa PCSO. Mm-hmm. Gaano ba ka-imposible yun? 433 lotto winners. Yeah. How highly improbable. What was it like with you? What was the most na lotto winners? One time ito. Sa isang napapatawa na lang po ako. Yeah. Kasi kausap ko yung mga dating IT namin sa PCSO. Mm. Very improbable talaga yan. Statistics, hindi talaga kakayanin yung 433 ang mananalo. Ma'am Sandra, so lahat ng nangyayari sa PCSO ngayon, nakikita natin, ano, and even in SMNI, ganun din yung experience namin na yung paglabag sa batas, grabe, no, ang kakapalan ng mga muka. Pero ang nakikita natin, ang sinasabi nila, nagnanakaw pa ako, meron ba kayong kayang gawin? Yun. Hindi kayang gawin. Kami nakaupo ngayon. No, so yun yung nakikita natin ngayon, no? Yan ang makikita mo naman through their actions. Hmm. Diba? Na, hey, huwag nyo kaming galawin. Nasa pwesto kami. Hmm. Kami ang hari ngayon. Wait for your time. Parang ganun ang pinalalabas nila sa ating taong bayan. Ma'am Sandra. Ang nangyayari, Ma'am Sandra. Opo. That kind of attitude, did you ever feel that PRR, the former president, ever did that? Would that have been possible? That kind of attitude, yung ganyang klaseng pambabraso at saka yung paghawak sa kapangyarihan na punong-puno ng abuso, would that have been possible with the former president? Yes, no. No, we're way. Telling you, no, it would not have been possible. Yeah. Sisipain ka niya. Yeah. Pero ito, bakit siya dito tahimik? Ma'am Sandra, nalala mo, mga brad niya sa fraternity na involved lang sa 50 million scandal doon sa raid sa Clark, sa casino. Wala pang sa tatlong casino. Wala pang tatlong araw, sinipa niya sa pwesto sa DOJ. Hindi, at saka nakita mga ko, brad niya yun. Nakita ko, literally, nasa kulungan na yung dalawang abogado. Yes, correct. At saka literally, sinipa niya, ginulpi niya, yes. At sumisigaw siya at sinasabi niya,
pera ng taong bayan yan. Pinagkatiwala ka, bakit mo sinasaktan ang Pilipino? Correct. Pero itong Bongbong Marcos na ito, mas tulog pa sa bato. Mm. Kasi nakikinabang ng todo-todo ang pamilya nila dito sa ginawang gatasan na sindikato sa PCSO. Alam mo, Ma'am Lorraine, I have to share with you, during the time of PRRD, nung, di ba, nagkakagulo kami sa PCSO noon. Yeah. Kasi ako naman talaga, I was put in there as a fiscalizer. Yes, I know. Kaya, yung mga namimigay doon ng ano, hindi nakakarating sa akin. Dahil talagang, kung sa ano, talagang stick lang ako kung ano yung sinabi ng Pangulo sa akin. Mm. Then, nung pinatawag kami lahat, nung nagkakagulo kami ni Garma, kasi si Garma noon, matindi din. Pinatawag kami lahat pati director. Alam mo nakita ang mga kung tinanong kami kung anong sasakyan ang ginagamit namin. Yes. Anong relo tinitingnan ng mga relo yes. namin? Ang aking relo ay ito'y matagal na. This is 10 years old na rado. Rado lang po ito, 10 years old na to. Ito pa rin ang suot-suot ko. Opo. Tapos nakita niya si Garma na medyo mamahalin ang relo. Ang relo. Tinanong niya, saan galing yan? Grabe. Yes. Diretso. Tinago niya. Sabi niya, noon pa ito nung nasa Davao pa ako, sir. Anong sasakyan mo? Nang sinabi ni Garma na ang ano lang daw ng ano, ng PCSO, yung binibigay lang sa amin, pinapahiram. Tinabla siya doon. Hindi. Land Cruiser ka. Toyota. Naka Land Cruiser ka. Dala-dalawa pa. Tapos yung hindi bulletproof. Saan ka nagkuha ng pera na yan? Si PRRD to ha? Tinatanong kami sa isa. Si PRRD to. Ako tinanong, ikaw Sandra, anong gamit mong sasakyan? Sir, yung aking grandiya, nang pag-upo ko, nangutang ako sa bangko, hanggang ngayon binabayaran ko pa, which is up to now, that's my car. Hmm. Isa-isa kami, si Chairman Pinili, lahat kami doon. Tinanong kung anong sasakyan. Si Digong, no? Pero nakapokus siya sa GM namin kung anong sasakyan. Nagsinungaling na ano lang. Sabi, hindi. May report sa akin. Dalawang Land Cruiser na pareho puti. So, alam sa madaling... mo, that way, makukonsyensya ka dahil yung appointing officer mo, pinatawag ka, kinu-question pati yung damit mo, pati yung relo mo na suot mo. Ganon si Digong. At saka ano, hindi siya, malalim ang intelligence niya, meron siyang paraan, alam niya kung sino ka. Ito, lantaran. Ang presidente, lantaran sinisindikato ang PCSO, tulog pa. Ay baliwala at walang pakialam at binabati pa ng kanyang asawa ng happy birthday millionario, thank you for everything you have done for me and my family. So Ma'am Sandra, the wins of PCSO are scandalous, right? 433 in one year. In other words, halata kasi I just want it really clarified. Totoo, sobra na 'tong nangyayari. Yeah. Right? Oh, yung pag-upo-upo pa lang, yun nga 433 winners. Ang kanama nakikita niyan, Diyos ko mayo, yung mga nag-retire na ng mga IT namin, mga istisya namin, napapatawa. Yes. Kahit ano daw bilang nila, hindi nila malaman yun. Ma'am, magkita-kita tayo. Hindi sila makaano na magkakaroon ng... Ma'am Sandra, magkita-kita tayo. Maraming salamat doon sa hakbang ng maisog. Yeah. Sa April 14. Opo, sa Tagum. Sa Tagum. Opo. At naririnig namin, aabot ng 100,000 ang taong bayan na magtitipon-tipon all over the country. Siyempre, yung bulk Mindanao. At ma'am, your final message to this crusade na even though you are now in your senior age na hindi ka pa rin napapagod na ipagtanggol at ipaglaban ang minamahal nating bansang Pilipinas under the current na kalagayan na hinaharap ng mamamayang Pilipino. Go ahead for your final message. To all our viewers, sympathizers, ako po ay nakikiusap sa inyo, sa mga pare, sa mga akadem, sa mga grupo na nagmamahal sa ating bayang Pilipinas. Isa lang po ang ating bayang sinilangan. Magmulat na po tayo ng mata. Sama-sama na po tayo ngayon. Nalabanan itong punyetang gobyernong ito. Maawa kayo sa ating next generation. Yun lang po
ako'y nakikiusap sa mga politiko din na hindi lahat ng oras lahat kayo ay nandyan. You will not be forever there. Isipin nyo ang magiging anak nyo, ang magiging apo nyo. Ngayon pa lang, dapat alisin na ito. Resign! Bongbong Marcos, now na. Dumadagundong. Dumadagundong ang mensahe na yan. And we are with you, Ma'am Sandra, for the purity and sincerity of your intention for this country. Magpahinga na po kayo, ma'am. At iwasan po ang heat index na ito. At more of water, ma'am. Ha? Rehydration talaga. Lalo na sa edad ninyo. At huwag nating sundin yung sinasabi ni Janet Garin. I'm already 63 years old. May operasyon ako, but I still want to fight for my kids and for my grandkids. Yan po kaya ako naglalaban ng ganito. Magpakatatag po kayo, Ma'am Sandra, and thank you so much for that time. Yayakapin kita pag nagkita tayo sa Tagum. Maraming salamat. Salamat po. See you there. Thank you. Ingat ka. Mga thank kababayan, nakasama po natin si Ms. Sandra Cam sa isang napaka-bagabag, nakakabagabag, nakakabagbagdamdamin na revelation how a major agency that is directly under the supervision of the Office of the President, yung PCSO, has become a grand syndicate operations like a criminal. Cow. Yeah. Na pinagdadaanan ng mga perang illegal, kinukupo ang kita, pinapalabas na may nananalo, pinapataya ang milyon-milyon ng Pilipino na mahihirap na umaasa, na umasenso ang buhay at lumakas ang social services ng gobyerno. Bilyon-bilyon na pundo po ito ang pinag-uusapan. Baliwala lang po sa presidente ang ganitong kaiskandalosong mga revelations. Kung mayroon pong Chavit Singson noon na nag-reveal sa Wetting Gate Scandal, so-called sa Sugal, kung paano ginamit ang poder ng presidente, kung bakit siya na-impeach at napatalsik sa poder, nung ako'y aktibo pa sa Open Mass Movement ng CPP, NPA, NDP, wala nag-question kay Chavit Singson kasi involved talaga siya sa Sugal. How will you question Sandra Cam? Na alam niya ang bituka ng PCSO under the time of President Duterte at iningatan nila na ito'y hindi maging source ng corruption, and knowing how the President really confronted the officials sa mga alingasngas ng corruption, even people close to the former President ay kinumpunta niya. In this time around, may revelations na ganito, mga kababayan. Pati ang pagpundo sa mga witnesses at sa special operations sa politikang pangdemolisyon nila Hontiveros at ng grupo niya, even ni former Senator Trillanes, ang itinuturo na perang pinanggagalingan. PCSO. Kaya with Mel Robles. Yeah, the last thing that we want to hear from the Presidential Communications Office, yung mga pa-cute na yung love life ng First Lady at ng President. Wala kaming pakialam dyan. Wala kaming interest dyan. At kung alam ninyo ang trabaho ninyo, PCO, ang trabaho ninyo, if you want me to read the mandate, no, your mission is to provide accurate information on the programs of the President and the Executive. Wala kaming pakialam dyan. Do not dumb down the discourse. Magpalabas kayo ng mga information tungkol sa mga sinabi namin dito ngayon. These are the burning issues of the day. Huwag magkaroon kayo ng respeto sa Pilipino. Huwag ninyong gawing showbiz ang Pangulo at ang kanyang asawa. Wala kaming pakialam sa kanilang personal na buhay. Kaya namin sila binoto dyan, hindi para mag-guy and pip. Nandyan kami, nandyan sila para magsilbi sa bayan at sumagot dito sa mga binigay namin na mga allegation dito at mga expose. Ayun. Ma'am, bukas sa Pilipinas Ating Mahal, abangan ang katotohanan sa dokumentong kumalat tungkol sa drugs operations na minaniobra na mapatigil pero hindi napigilan ang pagsingaw ng katotohanan. Lumantad na po ang isang dokumento. Letter to the President, copy furnished siya. Letter to the Senate Committee on Drugs and Dangerous Drugs and Senate and Congressional Committee sa Lower House. At ito po'y nakita natin, kilala na natin ang tao, alam na natin ang pangalan niya. Bukas po pupuntahan natin, sinasabi niya that the investigation on the confidential informant involving the Senator Den Marcos Jr. and an actress Maricel Soriano, siya po ang nag-investigate sa informant. Reduced to deposition, parang affidavit, at siya pong gumawa ng pre-operations report na yon. So hindi po totoo
na fake ang dokumento. Babalikan natin sabihan ito. Sabihan natin si President Bongbong Marcos, wag na kung ano-ano pang sasabihin mo. Huwag kang mag-tailwagging. Okay? Ikaw ang huwag mag-tailwagging. Sagutin mo ang tanong ng taong bayan. Gumagamit ka pa rin ba ng droga? Magpa-drug test ka. You owe that to the Filipino people. And that is an issue of, pag hindi mo sinagot, betrayal of public trust. At saan na ang paninindigan na tapang ng Senado at Kongreso to exercise check and balance? Bukas pa yan, abangan nyo sa Pilipinas natin. No tail wagging, sabihan mo no siya. No tail wagging, Mr. President. No tail wagging. Don't use Pastor Kibuloy and the West Philippine Sea na kayo lang may gawa ng kwentong digmaan sa China. Huwag nyo kaming piliting ilihis papunta doon. Magbabalik po kami bukas kasama si Ma'am Lorraine dito sa Pilipinas nating mahal. Samahan nyo po kami araw-araw sa paglilingkod para sa katotohanan, demokrasya, kapayapaan at totoong pag-unlad ng ating bansang Pilipinas upang abutin ang matino, matuwid at totoong good governance. Ito po si Ka-Eric, kasama ko si Ma'am Lorraine Marie Badoy. Ma'am, ang final message mo briefly sa sambayan ng Pilipinas. Iisa lang ang ating bansa. Mahalin natin siya. Narinig natin yung mga guests natin ngayon. And in different languages and in their own words, iba-iba yung sinabi. Pero iisa lang ito dahil mahal natin ang ating bansa. Sa muli, ako po si Ka-Eric. At ako si Lorraine Badoy. Dito po tayo magsasama palagi sa Pilipinas nating mahal. Ang mga abusadong politiko na may hawak ng kapangyarihan na ginagamit laban sa mamamayan. Isang network ng mga laban, inigiting pa ng gobyernong ito.